Tinalo ng University of the Philippines Fighting Maroons ang De La Salle Green Archers para makuha ang kanilang pinakaunang kampyonato sa finals game ng 16th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup na ginanap kahapon sa lungsod ng San Juan. Balikan natin ang naging aksyon sa ulat ni Daryl Oclares. Sa unang pagkakataon, itinanghal na kampyon ng University of the Philippines Fighting Maroons ng 16th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup matapos talunin ng De La Salle Green Archers sa score na 87-76. Naging mainit ang outside shooting ng UP recruit Markel Belmonte na nagpamalas ng 18-point off-the-bench performance, samantalang nagambag naman ng 16-marker si Francis Leo Lebron Lopez. Palitan ng basket ang naging tema sa mga unang minuto ng laro bago bahagyang makalayo ang UP sa ikalawang quarter sa pamamagitan ng isang 15-4 run para lumamang ng 19 na puntos. Hindi naman nagpaiwan ng Green Archers na pinababa ang kalamangan ng UP sa siyam sa huling dalawang minuto ng first half na nagtapos sa score na 54-45. Sa third quarter ay nagsimula ng gumanda ang opensa ng Fighting Maroons kaya bumalik sa 19 ang kanilang kalamangan papasok ng fourth quarter. Sinubukan pa ng La Salle na makahabol sa huling apat na minuto ng laro pero ang clutch free throws mula kay season most valuable player Harold Alarcon ang naging daan para turuyan ang maseliwan ng titulo para sa State University. Ayon kay UP head coach Godwin Monteverde, naging susi ang paghahanda ng koponan para maputol ang 11-game winning streak ng Green Archers sa preseason cup. Very happy kasi kung paano kami nag-respond, especially for this game. We know naman, we have a lot of respect for Hassan. They're really a very strong team. But ang maganda rito kasi on our part, yung team really prepared for this. And, you know, kung paano na hinarap yung game kanina, it was really amazing. So, importante lang right now is, you know, we gotta keep continue working forever. Dagdag pa ni Monteverde, magtutuloy-tuloy pa rin ang ensayo at mga tune-up games ng Fighting Maroons para naman sa bagong season ng UAAP. Siyempre, ang main goal naman natin would be the UAAP season 86. And we'll be having more games and we'll be practicing also, you know, overseas, just, you know, just to prepare for it. Like the way we are, you know, we don't live in the past, we don't live, you know, importante lang right now for today, you know, we just gonna enjoy this win. Samantala, tinalo naman ng National University Bulldogs ang University of Perpetual Health Atlas 85-77 para naman magtapos bilang second runner-up. Daryl Oclares, PTV Sports.